Good morning guys and welcome back to my channel. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe na sa channel ko. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe na kayo at saka please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads ko na video. So, nandito tayo ngayon sa Suha, San Chidoro. Kasi interviewin natin ang nanay Waway kasi syempre may iba't ibang klase tayo ng tuyo. May biak, merong hindi, at meron ding buo. Yun na nga. So, Nanay Waway, ano klaseng ano yan? Ano klaseng tuyo? Arabian Need, maganda ang biak at madaling matuyo. Babad sa suka, babad sa bawang, babad sa paminta. Isang araw tuyo na agad, hindi maalat. Masarap. Isang araw lang? Oo, at yun naman buo, dalawang araw dahil baka palambalat mo ang laman. So, ano ta? Masarap ang biak, maski irigalo, hindi kaya hiya. Ay, niririgalo nyo lang yung mga ganyang tuyo? Niririgalo. Hindi nito pinagbibili. Hindi nyo pinagbibili? Hindi. Bakit po yung mga anak nyo pinagbibili po nila? Ay, walang pira yun. Yung may pira eh. Ah, ganun po ba? So, yan po yung isdang semanam kung tawagin. Semanam. So, tingnan nyo guys. Ang bango niya. Amoy, ano siya? Amoy... Suka. Amoy suka kasi binabad siya sa suka na may bawang, asin, bawang, paminta. So ilang oras or isang araw? Hindi, yung pagbabad niya, ilang kailangan gaano katagal ibabad yung semanam na isda? Kaunting oras lang. Kaunting oras lang and then. Hindi kayo specific na oras. Mga pag binabad mo ng umaga, mga alas 10 ibabahanguin at ibibilad para madaling matuyo. Para so, masarap, para hindi maaalat. So, sa palagay niya matutuyo yan dahil wala kang matutuyo. Sa palagay niyo po ba matutuyo? Yan, tingnan niyo po. Oh. Dahil maiinit yan niya ngayon ng kaunti. Ah. Kapatid na kasi si Kuya Kim. Dahil pagka At sino naman po may sabi sa inyong aaraw ngayon? Ang Panginoon Diyos. Kasama ko ang Panginoon Diyos sa pagbibula. So ilang kilo po yung binabad niyo ngayon? Siguro isang kilo sa lahat eh. Kanino mo pa nila ibibigay? Kanino niyo po ibibigay ang ano? Yung, ay, ano? Sa mga nahingi. Sa mga nahingi? Bibigyan. Oh guys, nga pala, itong tuyong ito ay nakalaan sa mga manghihingi dyan, sorry guys, pero itong tuyong ito nakalaan kina Angela Mantuano, kay Ninang Ami ng Lipa City, Batangas, at saka doon sa special someone ng kaibigan kong si Choy Ramos. Gano'n na kayo katagal nagtutuyo na ni Waway? Matagal ang panahon. Mga 10 taon o mahigit sa 10 taon? Hindi lang, dahil ako'y mabait sa taong nanghihingi ng tuyo. Dahil pag ako'y namatay, marami magbibigay. So, expert na kayo sa pagtutuyo? Tama. Hindi si Mike. Sari-sari ang ginagawa sa amin din sa suha. Lahat na kawalag yun. Tuyo, so ito yung tinatawag natin buo. So, paano naman proseso ang ginagawa niyo dito? Ginabab, huhugasan. Pagkahugas, lalagyan nga sila ng tubig. Pag lalagyan nga sila ng tubig, lalagyan ng ista. Bago. Pag hindi uminit, edi... Ibababad sa asin. Sa asin, oo. Gano'n yung katagal binababad sa asin? Edi, magdamag? Magdamag. Para maganda ista. Pero hindi maalat dahil lang hinuhugasan. Kaya nga, hoy, siyempre, ibababad yun na magdamag sa asin. Hindi ka naman sobrang alat naman. Ano. Hinuhugasan. Ah, bago niya ibilad, hinuhugasan niya. Oo, yun, tatlong beses. Tatlong beses. So yun, guys, ito yung proseso ng... Buo. Pagtutuyo ng buo. Sa palagay ni inay, yung anong yan, tingnan nyo inay kung gaano kadilim ang ulap. Iinit yan pag ako nang... Iinit yan. So, tiwala kayo na iinit ngayon. Manam sinasariwa, napapalabas nyo ng ilan yun? Isang kilong ista, napapalabas ng isang kilo. Pag natuyo. Pag natuyo? Ay, isang kalahati lang kilo. Dahil magaan ito eh, pag natuyo. Nga naman, mabigat siya, tapos pag natuyo, syempre, gagaan na siya. Ay, pagbibili mo naman ang kalahati, di 75, 100 piso. Dahil ang 100 ito, ang 1 kilo, 200 dahil biak na. Yun naman buo. 200 po pag biak? Oo. Pag buo? 150 pesos. So, may kamahalan nga din naman. Pero I'm sure guys, yung 1 kilo nito, sobrang dami na. Kasi nagtutuyo din ako nga ako kaya dati. Kaya maganda ang biniang tuyo namin dahil pag sa kalapang ka bibili, maalat, hindi makakain. Ito, babad talaga. Ba't yun naman inisiniraan pang mga tuyo sa kalapang? Ay, maalat yun. Hindi makain. Ay, ako ngayon nabili. Anong inspirasyon nyo? Bakit kayo nagtutuyo? Sinong inspirasyon nyo? Mga nabili. Inspirasyon nyo yung mga nabili?
Pero pag hihingin, huwag na ka mga angkay ng tuyo pag hihingin. Sabi nyo kanina, namimigay kayo. Ano ka talaga? Ay, naiiyamot. Akala yun napakalol magtuyo. Kaya nga naman guys, tingnan nyo guys ha. Ito talaga yung proseso. Inay, itama nyo ako kung mali ako. Ito yung mga proseso ng pagtutuyo ha. Siyempre pupunta kayong dagat, mamumurig kayo or mangihingi kayo sa mga may huli. And then huhugasan nyo, ibababad nyo sa suka. Katulad yan, halimbawa bibiakin nyo. Ibababad nyo sa suka, paminta, bawang. Tapos, siguro mga 2 to 3 hours, ibababad nyo siya. Tapos, patitigisin. Tapos ibibilad na, tapos yun nga. Paano inay, halimbawa, nagbilad kayo ngayon, tapos biglang umulan, anong gagawin nyo doon? Hindi pa siya tuyo. Hihahanguin ko lang, ilalagay ulit doon sa pintasikan, para pag uminit mo kasi di tuyo. Paano kung limang araw din? Paano kung limang araw pong hindi uminit? Ito, sayang naman ang tuyo. Ay, hindi naman na tatagal ang ulan niya at nainit agad. Isang araw. Biyak na yun eh. So yun na nga guys, sana madami kayong natutunan sa Nanay Waway kasi dito talaga sa Lumang Bayan, expert na to eh. Kung di ako nagkakamali, nasa 20 to 30 years na siya nagtutuyo. Kasi nga, yun talaga yung hanap buhay nila. So ang sa mga hindi nakakilala sa kanya siya, si Liwayway Ramos or kung tawagin sa Lumang Bayan ay Waway. Siya ang dakilang manggagahoy ng Lumang Bayan. Sa mga nabati, sa mga nagahoy, pumunta lang kayo sa kanya at siya yung gagawin. Hindi lang siya magtutuyo. Manggagamot din siya. Gagamot yung mga nalaki ng tiyan. Hindi po siya nanggagamot ng laki ng tiyan. Ba't hindi nyo ako magamot? Yung sila sa magpakilasa. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood.